Yung mga sandaling yun ba, Ana, naisip mo ba na baka yun ay ikamatay mo? Actually, ano, patay na. Nabilang ganun. Akalain na maliligtas ako kasi takotakpag na. Usapan na rin ng physical violence, Papu. Siyempre, alam ng buong bayan to nangyari to. Pinag-usapan talaga, nag-viral dahil sobrang bigat ng nangyari sa kanya. Kaya naman kasama ho natin ngayon via Zoom pero live ang aktres na si Ana Halandoni at ang kanyang legal counsel na si Attorney Faye Singson via phone patch naman. Magandang hapon sa inyo, Ana and Attorney Singson. Ana, kasi nga pinag-usapan to ng marami at maraming nag-worry sa iyong kalagayan matapos kang bugbugin ng iyong kasintahan na si Kip Thompson. Unang-una siguro, ang gustong malaman ng ating mga viewers ay kung kumusta ka na. Kumusta na ang iyong kalusugan ngayon? Okay naman po ako ngayon. Ngayon po nakakaay na po ako. Pero nung mga last week po, especially na sa hospital po ako, hirap na hirap po ako makakain. Ana? But now po, nakabawi na po ako. Ayun, that's good to hear, Ana. How is your condition? Mentally, psychologically, and physically, wala namang nakita sa'yo na yung effect no, ng pangbububog at pananakit sa'yo. Wala namang grabing epekto sa'yo yan physically? Sa dito po, lahat po ng pasa ko sa mukha ko, sa katawan, nag-heal na po siya. Bali po yung sa eye ko na lang po, dito sa right, yes. Yung may damage pa po. So, continue po yung check-up po kay Doc. Kasi yeah. Meron po kung parang blurred pa dito sa loob. Meron siyang scratch sa may black. But what about mentally and psychologically? Nakakatulog ka na ba muli ng mahimbing or... Anong effect? Kanina lang po. Actually, kagabi, after the press con, kasi doon lang po ako nakapagsalita. Pero nung in the past few days, hirap na hirap po ako makatulog. Kasi minsan wala po talagang tulog. Bago nangyari ito, Ana, wala ba mga episodes na nasaktan ka ni Kit kahit hindi ganun kalala? O nasigawan ka? O napagbuhatan ng kamay? Meron bang ganun in the past? Meron naman po. Meron na rin po. Nasampal na rin niya ako dati. Nasigawan na din po. Kasi nga po meron siyang anger management. Pero lagi po siya kinakausap ng ng patado, pinapaliwanagan. Para po hindi niya na po ulitin. Ito pero po yung pinakagrabe po talaga. Pero nung unang beses kang sinampal, bakit hindi mo pa siya... Iniwan. Hindi ba kasi mga ano yan eh, mga signs na yan eh, na pwede siya maging abuser eh. Opo. That time po kasi, sinabi ko po sa kanya na sinampal niya po ako, nagsorry po siya agad. Pero sabi ko sa kanya, yung sorry mo, matatanggap ko yun. Pero yung pananakit mo, sabi ko sa kanya hindi. Ayusin mo yung ganyang pag-uugali. Hindi yan maganda. Hindi maganda ang nananakit ng babae. And usually, Ana, anong nagiging rason o yung root ng pananakit niya sa'yo? Selos din ba? Yun po yun, selos po. Selos po siya talaga sa hits ko. Laging selos. Ang dahilan. Opo, akala niya po kasi talaga, iiwan ko siya. Akala niya, nawala ako nung gabi na yun. Siguro, kwento mo muna sa amin, Ana, kung okay lang naman, no? Total, ito i-elevate na natin sa korte, no? Itong kasong ito. Ano ba nangyari nung gabing yun? Paano ba nagsimula yung away? Magsimula po yung kasi gusto niya po talaga ako pakasama. Skin. Talagang dati pa yan, November po naging kami. December pa lang sinabi niya na sa akin gusto niya na akong kakasalan. Kasi nga po, mahal niya po ako. Ganun din naman po ako. Tapos, kasi nga po, nagpakasal po kami nung ex ko sa States eh. Sa States okay. Po kami nagpakasal. Pero nung 2018 po, wala na po kami. Ito, na parang nagbabalikan. Pero wala pong ganun. Kasi may relationship na din yung ex ko. Ganoon na rin siyang relationship. Ganoon na din ako. So parang, nakainom po kami nung gabi. Nakainom po kami nung gabi na yun. Na tanong niya sa akin na,
di ba, iniwan mo yung ex mo, di ba, nakapag-iwalay ka. Sabi ko, oo, alam mo naman kung bakit ko iniwan. Eh, kung tagal na niyan, 2018 pa yan. Mm-hmm. And then, sabi nga niya, pag iniwan mo ko, patayin kita. Aking ka lang. Mm-hmm. Hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Okay. Tapos, yun na po yung time na parang I feel bothered na din, pero hindi naman ganun ka-seryoso. Kasi syempre, yung word na ganun, hindi maganda. Pakinggan mo po. Tapos, pumunta ako sa CR para mag-CR. And then, hawa ko yung private phone ko, which is yung mga number doon, is yung mga friends ko lang, number niya. Hindi naman yun nakakonect sa Wi-Fi. As in, cellphone, hindi ko siya kinunect. Oo. So, tinatawagan ko yung friend ko, walang signal siya. Kaya naghanap ako ng signal to call her, nasabihin sa best friend ko na nandun kami sa hotel na yan at nakainom kami. Yun po yun. Tapos, makita niya nga po ako sa hallway. Kasi medyo tipsy na nga po ako, nakaigip ako dun sa lapag. Aba, nag-aantay ako ng signal ng ilang minutes. Pero hindi naman ako totally tulog. Kasi nakasandal lang ako dahil tipsy ako nung papahinga. Aba, nag-aantay ako ng signal. And then, naka-speaker din yung phone ko. Para pag narinig ko yung ring, magigising agad ako. And then, nakita na nga ako ng guard na nakasandal nga ako doon, nakahiga ako doon. Tinawag niya si Kate. And then, si Kate, pinuntahan ako sa third floor. Binuhat niya ako, papasok sa room. And yung pagpasok sa room, yun na, doon na po nag-start na paglapag niya sa akin sa bed, pagbato niya sa akin, sinampal niya ako ng gising. Sabi niya, bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako iniwan? Bakit ka umalis? Doon po yun. So, sabi ko po sa kanya, hindi kita iniwan. Bakit mo ako sinampal? Hindi kita iniwan. Tapos sabi ko, check mo yung phone ko, tinatawagan ko si Victoria. Sabi niya, hindi, iniwan mo ko, iiwan mo ko, paulit-ulit siya. Lasing? Lasing po kami parehas. Aha, okay. Ano klaseng palanakit yung ginawa sa'yo? Yun po, yung sampal, ganyan siya eh. Ganyan, paganyan, walang suntok. May suntok din po. Dito sa bandang sa ear, sa head. Grabe. Sa katawan, meron din. Meron din po. May mga ano ko dyan. Hindi naman niya ako sinuntok sa tiyan. Oo. Din naman. Yung legs ko lang, alam po yung legs ko, parang nasuntok niya, pero hindi naman yung marami sa Habang ginagawa sa'yo yan, Ana, anong tumatakbo sa isip mo? Matakbo sa isip ano ko? Ano yung isip mo habang sunod-sunod yung mga sampal at suntok sa'yo? Siyempre, kung tumatakbo sa isip ko, yung sana may makarinig, sana may, alam mo yung may pumunta sa room, ma-rescue ako. Kasi, ang laki mo ni Kit eh. Oo, malaking tao yun. Kasi, lumalaban ako, I'm trying, siyempre ho, but I can't kasi ang laki niya. Yan, nakapatong na siya sa akin. Hindi na talaga ako makagalang. Takot at takot na talaga ako. Oo. Paano humupa yung sitwasyon? Kumbaga, paano tumigil si Kit? Tumigil si Kit nung naihimatay na ako eh. Nilalagyan niya na ako ng yelo eh. Ha? Sinilalagyan niya pa ako ng yelo sa pito ko. Nilalagyan niya pa ako ng yelo. Tapos yung... kasalita siya eh. Kasalita siya na nagsasalita. Hindi na ako nasagot. Kasi nga, yung hangin na binubog ako, sobrang konting-konti na lang. As in, siyempre, sobrang ano na nung paningin ko, yung ulo ko, katawang ko. Iba na siya. Sabi ko, Kit, dali mo na ako sa doktor. Please, magmamakaawa ako sa'yo. Dali mo na ako sa doktor. Oh, ano sabi niya? Sabi niya, hindi, dito ka lang. Ako gagamot sa'yo. Hanggang sa nag-pass out na po ako. Oo. Yung mga sandaling yun ba, Ana, naisip mo ba na baka yun ay ikamatay mo? Actually, ano, patay na. Akala mo patay kasi, ka? Kasi iba yung maramdaman ko. Kasi sakit. And hindi ko alam kung bakit. Alam ko yung anger niya.
Hindi, wala akong ginawa sa kanya eh. Wala kaming naging problema. Saya-saya namin ang gabi. Spend time kami. Masaya. Masaya yung pag-uusap namin. Hindi snap na biglang ganun. Oo. Paano ka nakatakas dun sa sitwasyon na yun? Akalain na maliligtas ako kasi takot-takot na ako. Gumawa talaga ako paraan. At actually talagang tatakas ako. As in, patakbo ako. Hindi lang po talaga ako makatalo. Bumabagsak ako. Hindi po talaga kaya. Oo. Ano na lang ang naaalala mo, Ana? Paano ka nailigtas ng mga tao? Nailigtas po ako ng mga tao. No? Yun nga po yung nag-message ako, nag-selfie ko eh. Ang message. Di mali na nga po yung sinasabi ko kasi natataranta na ako. Basaka na ako ng police, sila ako ng doktor. Yun nga po, nasend ko dun sa messenger. Kasi siya yung unang-una doon sa message na naka-online. Sa kanya ko agad sinin. And then I go to bed. Mm-hmm. Makatulog po ako ulit. Nag-pray muna ako bago matulog. Mm-hmm. Tapos yun na po, dumating na nga po yung mga police naman. Oo. Grabe nangyari sa iyo. Oo, matindi, no? Kausapin lang natin si attorney. Attorney, opo, medyo mabigat po, no? Itong nangyari po sa inyong kliyenteng si Ana. Ano po ang plano ninyo ngayon? Itutuloy niyo po ba yung kaso? Ay, tuloy-tuloy po yan. Sa katunayan nga po, aside sa may nakasampa na 2 counts of bawsi laban sa offender, meron pa pong mga dagdag na kaso na isasampa base sa complete narration of facts na binigay sa amin ni Ana. Gaya na rin po ng mga matalino kanina na nasagot niya, makikita natin na ito hindi ko yung sinasabing simple lang ang pagbubugbog. Uh-huh. Pero hindi lang siya basta binugbog. Umabot din sa puntong akala ni Ana at akala rin ng offender, ay napatay na si Ana at ayaw din siya ang palabas yung ayaw din siya ang dalit sa hospital para sana mabigyan ng parampatang kagamutan din sa nang sa sinapit niya. Mm-hmm. Pero nag-file na rin po ba kayo ng kasong illegal detention? Kasi parang lumalabas po rito, attorney, na may element na gano'n, no? Nung sinabi niya kay Ana na hindi ka pwedeng lumabas dito, ako nang gagamot sa'yo. Hindi ho ba gano'n yun? Tama po. Yes, tama po, tama yan, Julius. Sa nakikita na namin ay ang isang dagdag na isang pa namin para sa appreciation ng prosecutor is yung serious illegal detention at frustrated homicide. Oo. Pero hindi pa hunin nyo na fa-file yan, ano? Ang na-file po, on our part, as private prosecutors, hindi pa po. Uh-huh. Ang naisang pa po ng interest prosecutor is yung 2 counts of bawsi. Oo. Ano po yun? Pakipaliwanag nga po, attorney, kung ano po yung unang final na kaso? Ang una pong na-file na kaso ay yung violation of the Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Mm-hmm. It is a special law na which espouses being against violence committed against women and children. Mm-hmm. So meron pong mga offenses under that special law na pumasok po sa ginawa kay Ana. Yung pong pagbubugbog, pagmumura, yung verbal abuse, yung emotional anguish, humiliation, public ridicule, doon po pumapasok lahat yon. Mm-hmm. Pero kung ang mga nagawa po na yan ay pwede rin maging in relation to the crimes as defined and penalized under the revised penal code, mas mataas na po ang penalty na maaaring maipataw kung mapatunayan na nga po at makita ng magistrado na may guilt beyond reasonable doubt. Mm-hmm. Ito pong kasong serious illegal detention, kung mapapatunayan guilty ka sa ganyang kaso, ano po ang kaparusahan doon? Bago po siya maparusahan, dahil po sa bigat ng kasong serious illegal detention, non-billable na po ito eh. Ibig sabihin, sa pagsampa po ng kaso sa korte, upon finding of probable cause by the prosecutor, nagagulong na po siya. Oo. No bail. Kung mapapatunayan, yes, ano? Oo.
Eh lalo na po yung ano, frustrated homicide. Kung yun naman po ang isasampang kaso, kaakibat po nung serious illegal detention, gaano kabigat naman po yung parusa sa ganun? Yun din po, mabigat din po yun. As much as, pinakamababa po sa lahat-lahat po ng ating itong pinag-uusapan, it could range from at least a month to 20 years with payment po of damages pa. Oo. Subject to be dito on point sa PDP. Plus, maganda rin pong mabanggit po at this point, although I will just say it in general terms po, ano, na meron din po mandatory psychological counseling or psychiatric treatment. Ana, narinig mo yung sinabi ni attorney, no? Mabigat itong kasong iyong isasampa laban dito kay Kit. Ikaw ba ay desidido na mag-file ng kaso? O baka pag ikaw ay kinausap niya ni Kit, eh, magbago na yung iyong posisyon? Oh, speaking of which, nag-reach out na ba sa'yo si Kit in any form? Hindi pa po. Hindi pa po. Oo. Okay. Pero desidido ka ba? Ang bigat nitong kaso, pwede siyang makulong ng matagal na panahon. Opo. Decided po kami, kasama po ang pamilya po. Aha. Kung sakaling nanonood siya ngayon, anong mensaheng gusto mong parating sa kanya? Mensahe ko po sa kanya, like I said po kahapon, fix niya po yung self niya. Mm-hmm. Fix niya po yung self niya. Kilala ko po si Kit, mabuting tao naman po siya. Pero siyempre po, may mga problema din talaga na may iwasan, na nadadala sa emosyon, nakakagawa na yung matanda. Kailangan niya ng help. Pero siyempre po yung ginawa niya nga po sa akin, hindi po yung deserve. May kapalit yan eh. May ginawa kang mali sa tao. Siyempre po, kailangan i-accept niya yung kamali niya. Harapin niya yung kasalanan niya ginawa niya. Better than, ayun na po. Fix niya po yung self niya. Ana, we know kung gaano kahirap itong pinagdaraanan mo. And syempre, pag ganyan, one step at a time, no? One step at a time in healing. Ano yung mga steps na tinitake mo ngayon, Ana, in terms of your personal healing naman para makamove on ka unti-unti sa tromang sinapit mo na ito? Ito po, nagpa-counseling po ako kasi na naepektuhan po. Syempre po, yung isip ko, puso ko, lahat. So, wala na rin po yung totoo na wala na rin yung confidence ko sa sarili ko. Pero, siyempre po, kailangan ko kong ibalik yun. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. So, ngayon talaga mahirap. At kailangan ko bumangon, kailangan ko maging malakas. Kailangan kong gawin kung ano yung tama para sa akin. Kailangan ko ipaglaban yung sarili ko. Doon lang po talaga ako sa tama na alam ko. Sige. Ana, if I may, marami kasi mga kababaihan ang dumaraan, pinagdaanan, dumadaan sa pinagdaanan mo na sinasaktan ng kanilang mga partners, whether boyfriend or asawa, pero hindi kasing tapang mo na lumaban. Meron ka pang gustong mensaheng ibigay sa kanila? Meron po. Sa mga kababaihan, alam po marami yan. Alam po mahirap, alam po nakakatakot, yung fear, yan kasi yung lalamon sa atin eh, yan yung magiging panghina natin. Aminado ako naging mahina ako, pero nilaksan ko yung loob ko, I pray to God, na bigyan niya pa ako ng lakas ng loob para lumaban. Kaya yung matakot magsumbong kahit kanino. Kasi unang-una, pag hindi niyo ginawa yun, walang ibang-ibang patungo sa mga sarili. Kaya kailangan maging strong kayo, maging matapang kayo. Yes, babae tayo, lalaki sila. Kahit ano pang rason yan, meron man o wala, hindi tayo pwede masaktan ng kahit sino mang lalaki o kahit sino mang tao.
Okay. Salamat, Ana. Salamat doon. And continue to fight. Continue to be brave. And never give up, Ana. We're praying for you, Ana. Salamat po. Ingat ka. Sige. Magaling ka, Ana. And thank you rin kay attorney. Thank you. Maraming salamat, attorney, ha. Good luck po sa inyo. Salamat po. More power din po siya. Opo. Ayan, kung sakaling nanonood yung kampo ni Kit Thompson, bukas pa rin ang ating programa para sa mapakinggan ang panig nila sa isyung ito kasi hindi pa rin nagsasalita nga si Kit kung ano ba talaga nangyari. Pero tayo naman willing na kausapin siya kung sakaling siya'y nakahanda na magsalita. Bukas ang aming tahanan para sa inyo. At sa mga nanonood at nakikinig po sa amin, anong masasabi nyo sa ating kwentuhan, sa ating topic ngayon? Magpadala lang via comment section sa aming Facebook live streaming at mamaya bibigyan daan natin yan. Babasahin natin yan. Ang hashtag po natin ay No to Violence at Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Huwag kong bibitiw dahil mamaya kwento naman ng pagiging controlling o pala desisyon ng magulang ang pag-uusapan po natin. Kaya tutok lang dito sa Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino.